Yung apat-apat o lima-lima workers, samahan po natin sila. Mag-pray po tayo in a group. Tapos ihanda natin yung ating puso na makapili yung Panginoon yung umaga. So samahan po kayo ng mga workers. Mag-pray po tayo ng by group. Okay, meron ba kayong grupo? Ayan dito, marami. Ayan. Okay, kung may grupo na po tayo, tayo po ay manalangin na sa Panginoon. Purihin ka, Panginoon, ngayong araw na ito. Maraming maraming salamat po, Panginoon, sa isang bagong umaga na muli niyo pong ipinagkaloob sa amin. Maraming salamat po at kayo po itinipon niyo sa lugar na ito. Panginoon, isearch nyo nga po yung aming mga puso, yung aming mga isipan. Panginoon, kung mayroon man po kami nagawang kasalanan itong mga nakaraang araw, patawarin niyo po kami. Kung mayroon man po kami, Panginoon, nasaktan tao o kami man po ay nasaktan, turuan niyo po kami humingi ng tawad, Panginoon, at turuan niyo po rin ang aming mga puso na magpatawad, Panginoon. Linisin niyo po ang aming puso, ang aming isipan, ang banal na dugo ni Kristo, upang sa araw na ito, kayo po ay malinis na harap sa inyo, Panginoon. Malinis mula sa anumang kasalanan, malinis sa anumang kapighatian sa puso, malinis sa anumang galit o nanakit, Panginoon. Linisin niyo po kami upang sa araw na ito, maging karapat dapat po kami na lumapit sa inyong harapan, lumapit sa inyong trono, Panginoon, at maihandog ang anumang pasasalamat at papuri sa isang dakilang, Panginoon. Lord, samahan niyo rin po kami sa aming service ngayong umagang ito. Gabayan niyo po ang lahat ng taong gaganap na kailang tungkulin ngayong araw mula sa aming music ministry, sa aming banda, Panginoon, sa aming mga singers, sa aming worship leader, Panginoon. Gabayan niyo po sila upang ang buong kongregasyon ay magkaroon ng worthy na praise and worship na para sa iyo lamang, Panginoon. Gabayan niyo rin po ang mga magsasalita dito sa pulpito ng ito, Panginoon, at sa aming pastor, Panginoon, na maghahatid na inyong mensahe. Langisan niyo po ang kanyang labi ng itong anointing oil, Panginoon, at gamitin niyo po ang kanyang labi, ang kanyang mga dila, Panginoon, upang ihatid sa amin ang inyong mensahe. Buksan niyo po ang bawat isipan at bawat puso ng mga narinito, Panginoon, upang matanggap po ng bawat isang ang mabuting balita ng pagpapala, ng kalayaan, at ng kaalaman muli, Panginoon. Panginoon, sinasaway po namin ang anumang gawa ng kalaban sa lugar na ito. Espiritu ng worship, inaalis namin ito sa pangalan ni Jesus. Espiritu ng walang focus, inaalis namin ito sa pangalan ng Panginoong Jesus. At ang espiritu ng disunity, dishonesty, we rebuke you in Jesus' name. At inibitahan po namin ang inyong banal na espiritu sa lugar na ito, Panginoon. And we declare this place as a holy ground. Let your Holy Spirit fill this place, O Lord. Fill this place and let your consuming fire cleanse this place from any unworshiping spirit, from any evil spirit, Panginoon, na hindi nagmumula sa iyo. Cleanse it with your devouring fire, Panginoon. And let your walls of fire be built sa lugar na ito, Panginoon, upang ang aming worship ay maging smooth, Panginoon, at ang aming worship ay maging katanggap-tanggap sa inyong harapan, Panginoon. Let our worship be a pleasing aroma sa iyong paanan, Panginoon. Maraming maraming salamat po at patuloy niyo po kaming gabayan sa linggong darating pa, Panginoon. Let your blessing be upon us, your holy nation, Panginoon. Maraming maraming salamat po. Ito po aming pinataas sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Samahan po ninyo ako sa pagbabasa ng doon po sa John 9 verses 1 to 7. John 9 verses 1 to 7. Okay.
Yan, yung po mga nasa likod, baka pwedeng pumunta dito sa bandang unahan. Okay, nandun na po ba kayo? Basahin po natin. Now as Jesus passed by, he saw a man who was blind from birth. And his disciples asked him, saying, Rabbi, who sinned, this man or his parents, that he was born blind? Jesus answered, Neither this man nor his parents sinned, but that the works of God should be revealed in him. I must work the works of him who sent me, while it is day. The night is coming when no one can work. As long as I am in the world, I am the light of the world. When he has said these things, he spat on the ground and made clay with the saliva, and he anointed the eyes of the blind man with the clay. And he said to him, Go wash in the pool of Siloam. So he went and washed and came back seeing. Ayan, nabasa po ba natin? Yung pong ating binasa ay kasaysayan ng isang tao na bulag mula birth, mula pagkapanganak. Pansinin po ninyo dito. Noong makita ni Jesus yung blind man, lumabas kagad yung kanyang compassion, pagkaawa doon sa bulag. Ngunit yung kanyang mga disipulo, nagtanong pa. Nagtanong nila, sabi niya, Rabbi, usin, sino ang nagkasala? Ang tao bang ito o yung kanyang mga magulang? So ang sinagot ko ni Jesus, hindi itong tao na ito o ang kanyang mga magulang ang nagkasala. But that the works of God should be revealed, sabi niya. Okay? So ano po yung ipinapakita doon sa ating binasa? Meron pong isang bagay dito na kapuna-puna, yung kanyang mga disipulo. Di ba nagtanong sila, sino ang may kasalanan? Ang taong ito ba o yung kanyang mga magulang? So kung minsan, sa pagtulong natin sa kapwa, minsan hinahanapan pa natin ng kamalian bago natin ibigay yung pagtulong. No? Itong taong ito, nakita ni Jesus, wala siyang sinabi. Agad-agad ay gumawa siya. Ano yung kanyang ginawa? Dumura sa kanya sa lupa. At gumawa siya ng clay. Siguro hindi lang pag dumura ka, hindi ka makakagawa ng konting clay lang. No? Siguro ang ginawa niya, hindi lang ganun. No? Sabi niya, parang ganun. No? Para dumami yung lawa at makagawa siya ng clay. So nung nakagawa siya ng clay, inanoint niya yon at inilagay doon sa mata noong blind man. So doon makikita ninyo, makikita natin na ang Panginoong Jesus walang pinipili. Hindi siya naghahanap ng mali ng kahit na sino. Ipinapakita niya na lahat ng tao ay pantay-pantay, makasalanan man o hindi. No? So makikita natin dito, ano ba tinuturo sa atin ito? No? Dapat kung tayo ay magbibigay, kung mayroong lumapit sa atin na nangihingi ng tulong, huwag na nating hanapan pa ng dahilan. No? Ibigay natin kung ano yung ating may tutulong. Maraming nagdaan na kalamidad. Palagay ko may mga lumapit sa inyo. Ano ang inyong mga tugon? Ano ang sinabi ninyo? Katulad ba nitong mga disipulo na nagtanong muna? So sa pagbibigay ng ating pagtulong, lalo na doon sa mga kapwa natin, mananampalataya,
dapat open hands tayo, open arms. Tumulong tayo, huwag na nating sisihin pa kung ano yung ginawa niya. Ay, hindi kita tutulungan kasi ganito pa eh. Kasi ginawa mo ako ng hindi tama. Sa Christian life, hindi po pinapractice yun. Ang dapat natin pairalin ay yung compassion, yung pagmamahal. Ang ating modelo ay si Christ. Natatandaan nyo noong nasa cross si Christ, meron siyang katabing, ano? Katabing isang tulisan na nakapako din sa cross, humingi ng tulong sa kanya. Anong sinabi ni Christ? Sabi niya, ngayon din ay sasama kita sa paraiso. So hindi niya sinabi, ikaw kasi isa kang tulisan. Ikaw kasi isa kang makasalanan. Hindi. Wala siya sinabing gano'n. So ganoon din po tayo. Pag merong lumapit sa atin na humihingi ng tulong, kailangan bukas ang ating kalooban, bukas ang ating puso na tumulong, lalong-lalo na doon sa ating mga kapwa mananampalataya. Naintindihan po ba natin? Salamat po. Let us all stand para sa ating Believer's Declaration. Sana po ito, hindi lang natin ito binabasa, hindi lang natin ito sinasabi, kundi ito ay ating isa sa puso dahil declaration nga natin na tayo ay believer ni God. So let us say, I am a child of God, created in the image and likeness of God, saved by grace through faith in Christ Jesus. I am justified, regenerated, redeemed by the blood of the Lamb. I am more than conqueror through Christ who loves me. Today, all these promised blessings shall come upon me and overtake me because God is able to do exceedingly abundantly above all that we ask or think. And surely, goodness and mercy will follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Amen. Praise the Lord. So ngayong umaga, meron tayong sasalubunging special na tao. Amen? Meron tayong panauhin. Yun ay ang pagkatao ni Jesus sa ating buhay. Amen? At the same time, siya po ang ating Diyos, ating tagapagligtas, ating Panginoon. Hallelujah. Pwede po bang palakpakan muna natin ang Panginoon? So ngayong umaga, tayo po magsasaka at magbubunyi para sa kapulungan ng Diyos sa buhay natin. Hallelujah! Panginoon, sinasamba ka namin. Pinupuri ka namin, Panginoon. Kalwalhatian, karangalan. Ihanda po natin ang ating mga puso, ihanda po natin ang ating mga isip. Sabi ng salita ng Panginoon, mahalin daw po natin ang ating Diyos, buong puso, buong isip, buong kaluluwa. Sama mo na rin doon, buong lakas. Amen? Yes. Amen. Pwede ba tingnan mo muna yung katabi mo sa kanya, kapatid? Yes. Kapatid, handa ka na ba magpuri sa Panginoon? Amen? Yung mga handa magpuri sa Panginoon, sumigaw ng Hallelujah! Hallelujah! Oh, Hallelujah! Oh, pinupuri ka namin, Panginoon. Let's sing praises unto the Lord. Come on. Come on.
Thank you.
All glory and honor, power and strength belongs to the Lord. Amen. Amen. One shout, hallelujah! Let us come into the presence of the Lord as we declare His goodness in our hearts, in our lives, in our family, in everything that we are. Lord, we come to You. This morning, Lord, we commune with You. Search our heart, our mind, our soul, our spirit. You are a holy God. And those who come to You must be holy. You are spirit, Lord. And those who worship must worship in spirit. So Lord, here we are. We offer ourselves as a living sacrifice, holy and pleasing before You. Thank you.
steps of the way, you carry me to. In every trial, in every situation, Lord, you're always there. Here we are, Lord, we present ourselves to you. We worship you. We honor you. Tell me to darkness.
worship, to give you praise, to honor you in every way we can. Let this worship, Lord, be a pleasing sacrifice and aroma to you. This we pray in Jesus' name. Amen. Kantahin dito.
Did you know these facts? I sure didn't know till now. Death is certain, but the Bible speaks about untimely death. Make a personal reflection about this. Very interesting. Read until the end. It is written in the Bible, Galatians 6, verse 7, "Be not deceived, God is not mocked. For whatsoever a man sow, that shall he also reap." People who mock God, John Lennon, a singer, he said some years before, during his interview with an American magazine, he said, "Christianity will end, it will disappear. I do not have to argue about that. I do not have to argue about that, I am certain." Jesus was okay, but his subjects were too simple. Today, we are more famous than him. Lennon, after saying that the Beatles were more famous than Jesus Christ, was shot 6 times. Tancredo Neves, president of Brazil. During the presidential campaign, he said, if he got 500,000 votes from his party, not even God would remove him from presidency. Sure, he got the votes, but he got sick a day before being made the president, and then he died. Cazuza, bisexual Brazilian composer, singer, and poet. During a show in Canisio, Rio de Janeiro, while smoking his cigarette, he puffed out some smoke into the air and said, "God, that's for you." He died at the age of 32 of lung cancer in a horrible manner. The man who built the Titanic. After the construction of Titanic, a reporter asked him how safe the Titanic would be. With an ironic tone, he said, "Not even God can sink it." The result? Well, I think you all know what happened to the Titanic. Marilyn Monroe, an actress. She was visited by Billy Graham during a presentation of a show. He said the Spirit of God had sent him to preach to her. After hearing what the preacher had to say, she said, "I don't need your Jesus." A week later, she was found dead in her apartment. Bon Scott, singer. The ex-vocalist of the AC/DC, on one of his 1979 songs, he sang, "Don't stop me, I'm going down all the way, down to the highway to hell." On the 19th of February, 1980, Bon Scott was found dead. He had been choked by his own vomit. Campinas, in 2005. In Campinas, Brazil, a group of friends, drunk, went to pick up a friend. The mother accompanied her to the car and was so worried about the drunkenness of her friends, and she said to the daughter holding her hand, who was already seated in the car, "My daughter, go with God and may He protect you." She responded, "Only if He travels in the truck, because inside here, it's already full." Hours later, news came by that they had been involved in a fatal accident and everyone had died. The car could not be recognized what type of car it had been, but surprisingly, the trunk was intact. The police said there was no way the trunk could have remained intact. To their surprise, inside the trunk was a crate of eggs, and none was broken. Kirsten Hewitt, Jamaican journalist and entertainer, said the Bible, or the Word of God, was the worst book ever written. In June 2006, she was found buried beyond recognition in her motor vehicle. Many more important people have forgotten that there is no other name that was given so much authority as the name of Jesus. Many have died, but only Jesus died and rose again, and He is still alive. Jesus said, "If you are embarrassed about me, I will also be embarrassed about you before my Father." Let God bless us all. Praise God. So shall we bow our head and let us pray in the name of Jesus.
the name above all name. May your word and may your name, God, be exalted in this place. May your Holy Spirit inspire us and strengthen us and go with us and protect us, Lord, and inspire us. In Jesus' name, may your holy angel continue to guard each one. In Jesus' mighty name. Amen. Amen. Now, those were just some of the short events or some of the famous events that happened. And there are so many more. Yung po nagmamak sa Panginoon, no? Yung bumahamon, namumutya sa pangalan ng Diyos. Bagamat maraming paraan ng salitang pangumutya. And these are all famous people, but surely they die, but they never rose again. Now this morning, I'd like to share with you a special topic about, is there really life after death? Meron ba talagang buhay pagkatapos ng kamatayan? The big question mark. Maraming namamatay, nang ilang araw nabubuhay ulit, bumabalik sila, sinasabi nila na may napuntahan silang langit. Yung iba may sinasabi na napuntahan nila yung impyerno. But it was very sensational stories. And after a while, people were excited. But it seems to be all those stories are short-lived. Because after all, life goes on. Now, as life begins at the time of his birth, so as life ends at his death. Kung ang buhay daw ay nagsisimula sa magitan ng kapanganakan, ang buhay din ay nagwawakas sa magitan ng isang simpleng kamatayan. Now, there are three definitions of death that I'd like to share with you this morning. One, the physical death. Everybody knows that. What does it mean? Separation of inner man from the body. In James chapter 2, verse 26, for as the body without the spirit is dead, so faith without works is also dead. Now, when we talk about physical death, we know that, alam natin lahat ito, no? Na ang physical death ay separation of inner man. There is an inner man. Marami sa atin ang hindi masyadong nakakapagpaliwanag ng ano ba yung may inner man? Meron ba talagang buhay sa kabila ng katawan natin? No? Let me give you a good example for that. To tell you the truth, ang nasasaktan pala, kasi when you talk about spirit, spirit basically are composed of three basic things. Our spirit has the emotions. He has the feelings. And he has the intelligence. Now, makikita natin ito madalas kapag ang isang tao ay namatay na, kahit akurutin mo siya, talagang hindi siya nasasaktan. Yung feelings kasi wala sa kanya, wala sa katawan, nandun sa spirit. And when a person die, spirit separate from the body. That's the universal principles. Now, the second one is the spiritual death. Spiritual death are different from the physical death. Spiritual death separate from God because of sin. You may be alive, but if you are spiritually dead,
Then, this what happened. Isaiah chapter 59 verse 2. It says, but your iniquities have separated between you and your God, and your sin have hide his place from you, that he will not hear you. Ito yung pag sinabi may spiritual death ka sa Biblia, ito yung nananalangin ka rin nananalangin, pero wala na magkumutubong Diyos. Why? Kasi sabi na Isaiah 59, your iniquities have separated you and your God. How come that somebody, when somebody pray, something happened? And when they somebody even pray, even louder, nothing happened. The difference is, if we are spiritually dead. Now, the third significant death is the eternal death, what the Bible says. No? Yung pangatlong kamatayan na sinasabi ng Biblia sa atin, o pinapaliwanag sa atin, is an eternal separation from God because man chooses to remain in sin. If we remain in sin until the time of our death, then we could experience eternal death. Matthew 10:28. It says, and fear not when which kill the body, but not able to kill the soul. See? Kill the body, but not able to kill the soul. But rather fear him which is able to destroy both body and soul in hell. Now, specifically, Bible are very clear. Napakalinaw ng Biblia dyan, no? Kaya, pinapaliwanag niya lagi na hindi lang tayo composed of body, we are also composed of souls. Matthew 25:41, then he said also unto them, on the left hand, depart from me in the judgment day, your curse into everlasting fire, prepared for devils and his angel. Verse 46, and these shall go away with everlasting punishment, but the righteous into everlasting life, or eternal life. Now, where does the dead goes? Saan pa talaga nagpupunta ang patay? Well, maraming interpretation dito. Maraming sa susunod na linggo, marami na sa inyo pupunta sa mga pantyon, pupunta na sa inyo sa mga memorial park. Because next week, most of us will be remembering our dead. Yung mga mahal natin sa buhay na namatay na. I'm going to visit them. Now, it's important that we know sino ba yung binibisita natin. It's good that we remember them. That we should not forget them. Kasi napakahalaga nila sa buhay natin. They play major role in our life. Without them, we're nothing. Siguro hindi tayo pinanganak, ano? Napakahalaga. But you have to remember significantly what that means. Kaya nga, sabi ko lagi, oh, no, magulang nyo habang nabubuhay, mahalin nyo yan. Yung magulang nyo habang nabubuhay, pagsilbihan nyo. Kasi pag yan ay patay na, tsaka kayo maghahanda-handa ng adobo, apansit, manok, tapos lalagay nyo doon sa litrato, oh, nai, kaya na. Hindi na totoo yan. Ang kakain niyan kayo. Hello? Sabi nga sa akin eh, oh, ba't ka po naghanda ka pa ng ano, ng isda? Kasi yung napaborito ng nanay ko nung nabubuhay pa. Sabi ko, ibang klase ka talaga. Oh, bakit ka ko sabaw pa ng baka? Kaya yan yung paborito niya. Eh, pagkatapos ka ako, mag-iisenso ako. Para yung espiritu ikan ng ulam, aakit ko sa, okay pala yung spiritual na insensyo mo, umakit pa sa langit, ha? But you have to read the Bible again. Sabi ng Biblia, sa langit, wala na raw nagugutom. Number one, spirit never eat. Wala na nakasunod sa Bible ng mga spirito makain pa, eh. No? They belong to the different dimensions of supernatural living. Okay? So, baka meron sa inyo mag-a-attend sa isang linggo na magpakain ng adobo, tawagan nyo ako. Ako kakain yan. Kasi doon sa
dun sa mga kaibigan ko, especially yung Buddhists, they really prepare a lot of food, different kind of food. Nung maliit kami, yun ang dinadayo namin eh. Kasi yan, nung dinayin sa patay, ang daming pagkain, dami. Mami, kusinero pa. Pagkatapos din yan doon sa patay, yan, pwede nang kainin niya ng buhay. So may kusinero dyan, magluluto. Anong gusto mong luto? Kapsoy, kapsoy. Adobo, rito. So, this had been traditionally practiced. Even the gods, they serve food for the gods. But logically, sino kaya talaga kumakain? Tao siguro, no? Tao siguro. Now, gusto ko ipakita sa inyo, from the scriptures, kasi hindi naman tayo pwede mag-comment kung wala naman sinasabi ang Biblia. It has to be very clear, o yung iba sa inyo, nagpapakain din sa poon. Yun yung candy, yung poon. Tapos magbubosis bata ka rin. Ha? Yung iba binibigyan pa ng pariya. No? And these are foolishness. If you look at the scriptures, these are mockery. Panlalait yan. Pag tinitin sa Biblia talaga, yan ay isang uri ng panlalait sa Diyos. Yan ay isang uri ng paghamak sa Diyos. Ba't ang Diyos ba nakain ng candy? Ganun lang ba talaga ang Diyos? No? Now, you have to look at this very carefully because many of us would mock God without even knowing that we are mocking God. Or many of us would be mocking our ancestors, our parents, who are dead. Marami akong kilala talagang nung buhay pa yung magulang nila, hindi naman nasa kaso. Nung namatay na, talagang taon-taon, naalala. Sabi ko gawin niya na mga buhay pa yung magulang nyo. Serve them, love them, care for them. Meet their needs. Because that is the only way that you can serve your parents. Amen? Alright. Yung mga parents naman, may parang pagkaman sa Panginoon. Dapat naman kayo makalim. Okay. Meron tinatawag na second death. Hindi lang ba ang baboy yung tinatawag ng second death, ha? Tao rin may second death, ha? As a baboy pala, double death. No? Second death. Okay? Ibig sabihin kasi ng second death or second separation from God, death in all scriptures means separation. In all interpretation, when you talk about death in scriptures, it talks about separation. Pag namatay ang isang tao, maghihiwalay ang kaluluwa niya sa katawan. No? Kaya wala nang mararamdaman yan. Kasi ang may pakiramdam talaga, hindi yung katawan, yung kaluluwa mo. I met so many people before they die. They have different reaction. Marami aray-aray yan, pero pag na huling breath, yung last breath, ang lalim yung last breath talaga. And the Bible says the last breath is the releasing of the spirit. Eh, siyempre, pag mamatay na, tawagin yung pastor eh. Pag buhay, hindi pa. Pag mamatay na, pastor, mamamatay na. Pag-pray mo naman. Sabi ko, pwede ba naman yung malakas pa, pag-pray mo? Huwag naman lagi yung mamamatay na. Eh, kasi ang tao naghanap talaga ng Diyos pag mamamatay. Now, after praying, after going with the sinner's prayer, you can see that people are really at peace with God. They would have peace with God. It's a mystery. And then today, many people are searching for it. Unless you are Bible believers, you would not be confused. That death and life is a reality. Amen? Is there really life after death? So, separation for the purpose which once created. Never annihilation or extinction. Akala kasi rin ba pag namatay na tapos na, hindi pa.
Okay, ito, ulitin ko. Ang kamatayan ay hindi katapusan ng lahat ng bagay. Hindi ito ginawa ng Diyos para annihilation or extinction. O extinction. Mawala na tayo sa mundo nito. Matatapos ng lahat. It's not true. Physical death is a separation of inner man from the body. Saan dadalhin yung katawan? Siyempre, sa simenteryo. Saan naman dadalhin yung kaluluwa mo? That's the big question. Saan siya pupunta? Yun ang big question. Sabi ng iba, Pastor, yung nanay ko nang namatay, pumabalik, nagpapakita. A very common story that we heard many times. Yung tatay ko nagpapakita, yung lolo ko nagpapakita, nakita mo ba? Hindi, natakot ako eh. Hindi, sana tinignan mo. In my early days, pag may nasasabi tao, may nakikita sila, pumunta ako doon. Oo, nahanap ko talaga. So, wala talaga ako makita. Every time yung sinasabi sila, may nagpapakita, pumunta ako. Inihintay ko, minsan, pupuyat pa ako, ano ba, tagal mo? Wala. No? For many years, I'm not saying na imagination lang yun, ha? I believe it's true. Because it's in the Bible. Sa Bible kasi meron sinasabing multo or ghosts. Are ghosts for real? Of course, they are real. Pero, sino ba yung ghost na yun? Ghost ba ng tao yun? It's not true. Hebrews chapter 9:27, it says, when a person dies, then he will face the judgment. Could you imagine, ano, common sense na nga, could you imagine kung totoo yung sinasabi nila na kapag namatay daw yung tao, yung kaluluwa daw ng tao, 40 days pa daw umiikot-ikot dito. Ha? Ang gulo-gulo siguro natin talaga. Could you imagine, let me give you just some logical thinking. Kung totoo na ang tao pag namatay, yung kaluluwa nila nandito pa rin sa mundo, tayo na yung pinakamagulo. Wala na tayong katahimikan. Eh, Pastor, sino ba yung nanggugulo dyan? Mga demonyo lang po yan. Oo. Sabi nga sa amin sa Tagaytay, biruan namin eh. Kasi doon, maraming tao naniniwala sa albularyo. Kaya pag nagkasakit, sabi niya, nanuno. Nanuno daw. Sabi ko, saan ba yung nuno? Dito, turo ko nga sa akin para makita natin, makausap natin bakit ka na may real issue. So, there are times that we believe meron mang nuno. Meron po. Ninuno. Now, you have to look at this very carefully kasi pag hindi po natin ito naiintindihan o nakita sa mula sa salita ng Diyos, then most of the time we're going to be deceived. We will be deceived and we'll continue to be deceived. Walang masama sa paniniwala, pero dapat yung paniniwala mo natin meron pinupuntahan ang gulo. The reason why we have Bible, so that our faith could be logical. Hello? Marami akong kilalang mga tao nag-aral, pero hindi ko naintindihan pa ako pagdating sa spiritual things. Bakit? Wala kang logic. Walang logic talaga. Unang-una, most of them would worship idols. Most of them will talk to idols. Eh, kako kung sumagot yan, paano ka ngayon? Malaking problema. Diba? Lulukuran mo yung idols, tapos sasabi ko, Lord. Eh, kung sumagot yan. No? So, logically, as human being, we know that they will not. Hindi naman sila sasagot. Alam natin, logically, it's not true. I have some Jesuit friend or priest. May mga argumento kami minsan eh. In this area, we agree. Sabi ko, bakit nyo naman tinuturo na magdasal kasi sa mga idols? Sabi niya, hindi namin tinuro yan. Eh, hindi pala nyo tinuro eh. Bakit pinapabayaan yung gawin niya ng tao? Eh, paano magagalit sila sa amin? Hello? You go to a Jesuit priest and then you ask them,
we will always tell you the same questions. But the problem is, why are they allowing it? Magpareho lang naman kami theologians, we study scriptures because of their traditions. Now, the safest way to look at it is to read your Bible. Hindi naman maalam Biblia, bumili ka na isang Biblia. Then you begin to study. You begin to read. You begin to attend Bible study or cell groups so that our intelligence would reach to a certain point that it would be logical. Makita natin yung katotohanan, sabi ng John chapter 8. And you will know the truth, and the truth sets you free. Now, I'm sure that next week, marami na naman tao magsasayang ng pera para masindi ng kandila. Huwag natin maliitin yung kandila. It is a multi-billion business. It's a multi-billion worldwide. Sa Pilipinas lang, billion-billion naubos natin yan. For what? For nothing. Pag yung ba't ka nagkakandila? Parang maliwanag. Diba? Wala mong mundin yan. Meron. Ba't ka kandila? Because of wrong belief. Because maybe we believe something that passed through from all generation, but we never investigate. Eh, noong unang panahon, wala namang kuryente, walang bumbilya, siyempre magkandila ka. That's logical. Tama? Wala namang dating bumbilya, so you use candles for lighting. But now, we don't do that. Eh, sabi niya, spiritual rituals. Well, you are only attracting demons. No? You're just calling demons. And these are part of many practices. That's not my topic, of course. Next week, I'm going to make some topic about occults so that we can understand more about other practices. Now, physical death is separation of inner man from the body. Once a person died, the inner man get out. Investigate your Bible, Hebrew chapter 9, 27. You have to look at it very carefully. Huwag tayong maniwala nang wala naman tayong basyan o binabasa. Mahirap po yan. No? Kayo ba pipirma kayo ng kontrata na ninyo binasa? Ha? Of course not. Of course not. Di ba? Oh. Pipirma ba kayo ng check-in na hindi nyo nalaman ang nalakit na amount? Of course not. Pipirma ba kayo ng kahit anong bagay na hindi nyo tinitignan? Of course not. Why? It's logical. Ngayon, bakit kayo maniniwala ng isang bagay na hindi nyo nabasa? Hindi, narinig ko lang eh. Di ba? We have to be very careful. Now, Bible, no matter how big or how small your Bible is, it's the same written word. You have to look at this. Lagi kaming nagpapaliwanag sa larangan ng salita ng Diyos. Even in our Constitution, I found out na maraming Pilipino hindi alam yung preambles. Sino dito ang alam ang preambles ng Constitution natin? And I found out, pag may abogado, hindi alam. Alam niya abogado, pinare-reset ng preambles, hindi nila kapisado. What happened to us? And many of us doesn't even understand or even read or even watch the preambles. Hello? Medyo mabigat na yan, ano? Medyo mabigat na. It's a big argument. How can you follow a law when you don't even read it? How can you follow God? Para tayo susunod sa Diyos kung pati yung Bible na para makilala mo ang Diyos ay hindi mo binasa? So that's the reason why our spiritual life was so devastating and we can be deceived by any charismatic spiritual leaders
who just can talk and speak something that is alienated to us. It's unfair. That's the reason why in this church, we make sure pag nagturo yung pastor, may pinapakita tayong scriptures so that we could investigate after it. Amen? Okay ba yan? Is it fair? Is it fair? Of course, it's fair. Na ang ating sinasabi, ang ating ituturo, ay may basihan. At ang ating paniniwala ay may direction. Because after all, what the Bible says is very clear. Romans chapter 15, verse 4. You can investigate it. You read it very clearly. 2 Timothy chapter 3, verse 16. Give you more insight and understanding about the scriptures. Matthew chapter 4, verse 4. Man shall not live by bread alone, but by every word that proceeded out of the mouth of God. Is it important? Of course. Important di ba malaman natin ang salita ng Diyos? Siyempre. Bakit? It is an issue of life. It's your life on stake. Buhay mo yun. Pari ka, mali ka, maimpirmo ka eh. Pag natama ka, malalangit ka. Bakit mo iasa yung buhay mo sa iba? It's your responsibility to read Bibles. Amen? Takas-takas naman. Amen? Amen. Oo, babasahin natin Biblia. Kasi issue dito, buhay natin. Pagdating natin sa impyerno, Lord, hindi ka pinagbasa ng Biblia. Sabi na, pwede pa second chance? Eh, wala eh. One chance lang yan, alam. One chance lang. Don't miss it. If you miss your train, you miss your life. The body only dies and then goes back to dust. Yan, ha? Pag namatay yung katawan, siyempre, mabubulok yan, papalik yan sa dust. Genesis chapter 3, verse 19. Ano sabi yan? By the sweat of your brow, you will eat your food until you return to the ground. Since from it you were taken, for thus you are, and to thus you will return. Babalik daw tayo sa alabok. Kasi doon daw tayo sa alabok galing, babalik din tayo sa alabok. So if we die, the body dies, and then they go back to dust. Okay. And the spirit, paano naman? And the spirit and soul are immortal. And they are either dead in sin or in possession of eternal life in Christ at the time of physical death. In either case, they continue in consciousness. They continue. Nabasa natin din sa Luke chapter 16. Namatay yung si Lazaro na mahirap, na kulubi, na nagtiis in spite of being a beggar. At namatay din yung mayaman na hinihinga niya lagi ng pansit, palabo, o spaghetti. Namatay sila pareho. The story goes in Luke chapter 16. Then, all of a sudden, they are now in a different dimensions. Sabi ng Biblia, si Lazaro nasa langit, yung mayaman nasa impyerno. Sabi ko, gano'n kaya katawag yung pangilan? Siguro baka gano'n lang. Nagkita eh. Sabi ng mayaman, hello, Lazarus. Sabi naman ni Lazarus, hello. Ganyan talaga ang buhay. Dati hirap na hirap ako. Hindi mo ko pinapansin, buti pinansin mo ako ngayon. Di ba? So, sumigaw yung mayaman, Lazarus! Ako yung boss mo! Ako yung nagpapakain sa'yo! Pero sabi si Abraham, Amang Abraham! Takot niya, amay. Believers kasi hindi siya eh. Believers. Ewan ko anong klaseng believers. Basta believers. So, sumagod si Abraham, oh, ano, kumusta na? Eh, pwede ba, utusan mo si Lazaro? Pakisaw-saw lang. Mainit dito. Tagot ni Abraham, eh, alalahanin mo naman, nung namubuhay ka pa, nagpasarap ka. Ha? Pag kumakain ka, pinakamirin na mo, McDo, Jollibee. Ito si Lazaro, mahirap lang, walang makain to. Nagpasarap ka naman noon. Kaya, yan talaga ang buhay. Magpakahirap ka naman yun. Sabi niya, unfair, unfair. Abraham. Sabi niya, yun na yun eh.
Oh, sige. Meron akong motion for consideration. Nag-file sila ng motion for reconsideration. Pwede ba? Utusan mo nalang si Lazaro at mga Abraham bumaba doon sa aming lugar sa Midport Estate. At sabihan yung mga kapatid ko doon na swapang na katulad ko na hindi na sila dumating sa lugar nito. Sabi ni Abraham, very simple. Sabi niya, they have the scriptures. Diba? Andiyan naman ng UCF. Amen? Paliwanag naman sa inyo. Sabi niya, hindi sapat yun. E sumagot ulit si Abraham, magaling sumagot eh. Sabi niya, mga Abraham, sapat na yun. Kung hindi sila makikinig sa pastor, hindi sila makikinig sa Bible, hindi sila pupunta sa UCF, hindi rin sila maniniwala kahit na yung isang patay muling mabuhay. Ang dami ko nang kilalang patay na nabuhay. Meron akong kaibigan sa Batangas, taga-Nasugbu ako eh. Yung isang kaibigan namin dati doon, tawagin namin si Totoy Patay. Kasi Totoy Patay, namatay yun eh. Eh dati sa Batangas, wala namang Tampo Santo. Tibingan. Pag namatay yung tao doon, inakit sa bundok. Pinipingga, alam niyo pingga? Ha? Lalagyan ng kahoy, pipingga, wala nang ataon. Kasi mahirap yung pag-akyat sa bundok eh. So pipinggain yun, pero ibuburol. Wala namang ibang sa bundok, kaya mabilisan na, kinabukasan, kailangan. Namatay ng umaga, kinabukasan ng umaga, pipinggain na yun. Dito na, pinipingga na. Kalagitan ng bundok, nagising, nabuhay. Nagtakbo ang lahat talaga. Naubos yung mga tao. Kasi, siyempre, patay na nga naman eh. Biglang nabuhay. No? Tapos nagkukukwento siya. Meron siya napunta ng mahabang magdagal, may maputi, may ganito. Ilang araw lang, medyo, ano siya, hot na hot siya. Parang hot page. Talagang headline. Pero after that, nothing happened. People won't believe. The same as Lazarus. And many other people na narinig ko na muli na buhay. No? Sensational lang yan ng araw, pero hindi na pinaniniwalaan nila yan. Kasi gusto nila sila mismo. Kaya nga, ang pagiging born again, ang pagiging anak ng Diyos, ay karanasan. You need to experience that in John chapter 3, verse 3. Sabi niya, you need to be born again. Being born again is an experience. And God allows His Spirit for people like us to experience it. Napakahalaga. Importante, importante. Okay? Tanong, saan na ngayon yung mga patay natin? Yung mga namatay na magulang natin, nasaan sila ngayon? Parang ba, hindi ko tiyak eh. Kaya, kaya ko hindi ko nagpapadasal sa patay eh. Kasi tiyak ko, amen? Ah, hindi ko papatasal sa patay. Let me proceed. Pakikita natin sa scripture kung bakit. Ha? Bakit kaya? Death cannot praise God. Sabi ng Bible. Yung patay daw, hindi na makapagpuri sa Diyos. Psalms 88:10. Ano sabi niya? Will thou show wonders to the dead? Shall the dead arise and praise thee? Take it out. Ito pa, Psalms 115, 17, ang dami kong references, more than 100 scriptures. Kaya lang, ito na lang, tama na ito. Then you can read some of them. The dead praise not the Lord, neither any that go down into silence. They cannot. Pagpatay na, hindi makakapag-praise the Lord. Amen? Patay. Only the living then. Ecclesiastes 9:5, for the living knows that they shall die, but the dead knows not anything, neither have any day any more a reward. For the memory of them is forgotten. Kaya kahit anong galing sa patay, puso ba ngayon, ano na eh, cremation. Kung iisipin mo na yung cremation, very horrible, di ba? Hindi mo, susunugin ka.
patay ka na, wala ka talagang puso. Pinatay mo na, sinunod mo pa. Kung isipin mo lang, ha? But people nowadays become more very, very practical. Sabi na, hindi para malinis. Hindi pa talaga katuloy ng tao. Ngayon, hindi na uso masyadong memorial ngayon. Ang patay ngayon, nilalagay na sa building. Di ba? Punta kayo sa Quezon out. Nasaan building ngayon ito eh. Ha? Susunugin ka na lang ito. Talagang kompleto na. May hotels. Pagkakit mo, parang hotels. Ganda ng lobby. Parang 5-star hotel. Oh. Alam niyo saan yun? Sa Quezon out, yung... Ang pangalan? Ha? Crematorium. Crematorium sa Quezon out. Araneta. Sabi nga sa akin, Pastor, maglagay din tayo ng crematorium dito. Saan kaya tinalagay? Dito. Ha? Sabi nga, malaking business yan. Kasi 50,000 ang bayad dyan eh. Kung ordinary. Yung pala, habang tumataas, iba presyo. Pag mababa, mahal. O, pag member, discounted na lang. So, iba-iba talaga eh, no? If you look at it, very carefully, it really becomes a business. Now, we don't argue with that. We only argue with the facts. Ano ba yung kahalagahan ng habang nabubuhay tayo? Pag patay ka na, you cannot praise God anymore. Whatever you do, do well. For when you go to the grave, there will be no works or planning or knowledge or wisdom. While you're still living, do your best. Read your Bible. Pray to God. Do something good. Because when a person dies, he will not do anything anymore. God is not the God of death, but the God, but of the living souls, which is immortal. Matthew 22, ano sabi yan? But as touching the resurrection of the dead, have you not read that which was spoken unto you by God, saying, I am the God of Abraham and the God of Isaac and the God of Jacob. God is not the God of the dead. Ewan ko yung manalangin sa mga santong kamatay. Sa Diyos ko yung manalangin. Buhay yun. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Manalangin lang tayo sa patay pa. Nay, turuan mo ko. Yung iba may problema, bukutan ng simetery. Yung niya, Mami, kung buhay ka, tulungan mo naman. Could you imagine, ano? Let me give you some logical, ano? It's good that we remember our parents. Okay? Mahalin niya, huwag niyo alisin yun sa memory niyo. They play major role in your life, but please don't pray for them to help you. Kasi mayroon mga tao ako narinig eh. Kanya, hindi, mag-pray ka sa mga ano mo, sa mga parents mo, tutulungan pa. Sabi niya, ginag-guide daw siya ng nanay niya. Sorry, hindi po nanay niyo gumagalit sa inyo mga demonyo yun. No? And later on, I'm going to give you some facts. And next week pala, I'm going to teach you about cults and occults. So that you would know. Para maintindihan natin talaga kung ano ba talaga yung ating pinaniniwalaan at pinananampalatayanan. In Revelation chapter 20, it says, I saw a throne, sa langit to, and they sat upon them, and the judgment was given unto them. And I saw his souls. Doesn't see the body. I saw the souls of them that were beheaded for the witness of Jesus and for the word of God, and which had not worshipped the beast, neither his image, neither had received his mark upon his forehead or in their hands, and they live and reign with Christ 1,000 years. But the rest of the dead will not live not again until the 1,000 years were finished. This is the first resurrection. Talking about the first resurrection. It talks about rapture. It talks about the great tribulations. Blessed and holy is he that has part in the first resurrection. On such the second death
have no power, but they shall be priests of God and of Christ, and shall reign with him 1,000 years. Let me go on. And I saw a great white throne, and him that sat on it, from whose face the earth and the heaven flee away, and there was found no place for them. And I saw the dead, small and great, and stand before God, and the book were opened, and another book were opened, which is the book of life. And the dead were judged out of those things which were written in the book, according to the works. Ano yung nakita niya? And I saw the dead, small and great, stand before God. Kita ko ikaw, yung mga patay, nakatayo sa harapan ng Diyos, yung araw ng paghuhukom. Merong araw ng paghuhukom, the white throne judgment. They will be judged according to their works. And the sea gave up the dead which were in it. Yung mga namatay sa dagat, inilubha, sabi niya. And the dead and hell delivered up to dead which were in them. And they were judged every man according to the works. And dead and hell were cast into the lake of fire. This is the second death. If your name is not found in the book of life, those people, those souls will be put into the lake of fire. That's what the Bible says. They call it the second death. And whosoever was not found written in the book of life, no? They will be cast out at the lake of fire. Now, simple lang naman ang buhay ng isang tao. Ano ba talaga yung meaning natin? The question is there really life after death? Of course there is. Ang paghahandaan natin, hindi lang naman yung buhay natin dito kasi we have body, we have soul, we have spirit. Huwag naman pakainin lang natin ang pakainin yung katawan natin. Huwag na natin kalimutan, meron tayong spirit na dapat din natin alagaan, na dapat din natin bantayan. Huwag naman natin sabihin, hindi, may buhay ako dito. Huwag natin isipin yun, sabihin, meron din tayong buhay sa kabila pa ng mga buhay, which is the eternal life, our spiritual life. We need to be conscious about it. We need to understand what the scriptures is saying. Very clear. May sinasabi ang Biblia, maliwanag ang sinasabi niya, na merong ano? Ah, merong mga patay. Ah, merong mga namamatay. Merong mga buhay. And then I saw death, small and great. And I saw a great white throne judgment. And the Bible says, there were books. Pagdating pala sa langit, mayroong books. Petra. Andiyan ba si Petra? Petra po, sir. Petra Kalinisan. May mga pilito pa yan. Oh. Andiyan ba si Boy? Indusil. In front of God, there will be judgment. Magdireklamo yun siya, oh, tapos na po. Okay, padala na sa impyerno yung iba. Sir, member po ko ng UCF. Oh, tingnan ko lang yung pangalan. Wala pangalan ko dito. Eh, member po ako eh. Sabi ng Biblia kasi, hindi naman pala membership. Relationship pala ang magdadala sa akin sa lahat. Walang pangalan ko. Kahit ang membro ka ng katakot-takot na religyosong grupo, kung wala kang relasyon sa Panginoon, impyerno pa rin tayo. Let's look at this as a very positive outlook. Religion cannot save you. Kung meron po kayo mababasa sa Biblia na pwede magligtas ang religion, sama na rin ako sa inyo. Wala akong mabasa sa Biblia na ang reliyon ang makapagliligtas sa akin. Ang sabi ng Biblia, si Kristo lang
Acts chapter 4, verse 12. Sabi niya, sa silong ng langit walang ibinigay ang Diyos sa pangalan, maliban sa pangalan ni Jesus, na sukat ikaligtas ng tao. Amen. Sabi ng John chapter 14, verse 6, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Very clear na ang nagliligtas ay Diyos at ang tao ay nagliligtas dahil sa kanyang relasyon. Establish your relationship now with God because your relationship was so valuable and your relationship is your guarantee that your name will be written in the book of life. Tayo po tayong lahat. We're going to talk about Book of Life this morning. We're talking about it. Eh, paano, Pastor, masusulat yung pangalan ko sa Book of Life? Ang sabi ng Biblia, very simple. Romans chapter 10, verse 9 and 10. If you confess your sin, He is faithful and just to forgive you. And change you, and receive you, and give you eternal life. In John 3:16, for God so loved the world, He gave His only Son, Jesus Christ, that whosoever believes in Him shall not perish, but have eternal life. This morning, His word guaranteed. Yung salita ng Diyos ay garantiya. Kahit anong transaksyon na pasukan nyo, importante yung garantiya. Give me guarantee letter. Amen? Amen? And the Bible is a very, very clear, a guaranteed letter. His word is true. He says, when you receive Him today, you're going to, your name will be written in the book of life. And because of that, in the great day or the white throne judgment day, you will be saved. Let's bow our head. Let's reflect from the word of God. Hindi ko salita yan, salita ng Diyos yan. Ang sabi ng Biblia, naniwala sa Diyos at sa kanyang salita sa huling araw ay hindi rin niya tatanggihin. I want you to pray with all your heart. I want you to repeat with this prayer. If you want to receive Jesus, if you want your name be written in the book of life, sabihin mo, Panginoong Jesus, sabihin mo pangalan mo mula ngayong umaga. Inaanyayahan kita. Pumasok ka sa aking buhay. Magmula sa umaga nito, nais kitang makilala at maging Panginoon ng aking buhay. Patawarin mo po ako, Panginoon, sa lahat ng aking kasalanan, sa lahat ng aking pagkukulang. Ngayong umaga, lumalapit ako sa iyo. Nagtitiwala ako sa sinabi mo sa iyong salita na ang sino mang tumanggap sa iyo, isusulat mo ang kanilang pangalan sa aklat ng buhay. At dahil doon, kami ay magiging tagapagmana ng buhay ng kalangitan. Ngayong umaga, Lord, pinatanggap ko ito. Pinaniniwalaan ko ito. Paguhin mo magmula sa araw nito. Sa pangalan ni Jesus, nagtitiwala ako at naniniwala buong puso ko. Natanggap kita sa pangalan ni Jesus. Lahat po na naniniwala magsabi ng Amen. Salamat. Pastor, ganun ba lang ang kagali? Yun lang tinuro ng Bible eh. Hindi naman niya sinabi, magpalo-palo muna kayo. Pag marami ng palo eh, saka kayo maliligtas, hindi po yun. Ang sinabi niya, ang sino mang sumampalataya ay may buhay na walang hanggan. Tama na ba yun? Oo, yun ang sinabi. Hindi naman sinabi, mag-donate ka ng malaking pera para maligtas tayo. Walang ganun sinabi. Kung meron, sasabihin ko sana sa inyo. Pero wala eh. Ang sabi niya, sa Ephesians chapter 2, by verse 8, for by grace, you've been saved through faith in Christ Jesus. But we need to behave after receiving Jesus. Itanggap natin ang Panginoon ngayong umaga. Anong gagawin natin? Magpatuloy daw tayo. Magpatuloy tayo sa ating pagtanggap, sa ating pananampalataya, sa pagtutuwid sa atin ng Diyos. Pagpatuloy tayo sa pagbasa ng sa inyong salita. Pagpatuloy tayo sa panalangin. Pagpatuloy tayo sa fellowship. Pagpatuloy tayo sa paglalakad sa Panginoon.
Ang sabi ng Biblia, if you continue in my word, you are my disciples indeed. I congratulate niyo mga katabi niyo, tumanggap sa Panginoon. Salamat, ang pangalan ko ngayon ay nakasulat sa aklat ng buhay. Sige, go around. Go around. Sabi mo, salamat, congratulations. Your name is written in the book of life. Kung mahiya yung mga nakasulat yung pangalan, yung mga nakatayo, hindi yata nakasulat yung pangalan, ikot po kayo. Congratulations. Congratulations that your name is written in the book of life. Praise God. Totoo yan. It is written in the scriptures. Congratulations. Magkikita-kita ka pala tayo. So we will continue to walk with the Lord. How valuable is your faith? You have to value it with your fellowship. Amen? Amen. Praise God. These are pressed wine. These are pressed from the grapes. In the Bible, they call it wine. These are pressed wine. Pag minum po kayo, marami nito pala singing kayo, ha? Pero, iinom lang tayo, cup lang, kasi that's what the Bible says. We're going to celebrate our communion day today. No? Through wine and bread. Now, before doing that, I want you to listen to your conscience. Sabi ng Biblia, bago daw tayo sumama sa ating communion, dapat daw, kung meron daw pala tayong galit, meron tayong sama ng loob, eh magpatawad tayo. Humingi tayo ng tawad sa Panginoon. So that, tayo daw po ay mapatawad, tayo daw po ay gumaling, tayo daw po ay mapagpala, at tayo daw mabuhay ng may kapayapaan sa Panginoon. Okay? So I want you to pray and ask the Lord and release those people. Saan kayo may galit, may sama ng loob, kung I forgive you in the name of Jesus. I want to clear my conscience before I'm taking this communion. Let the spirit and blessings and peace of God comes to me in Jesus' name. Thank you.
bago natin i-take mamaya yung bread natin, let us say into our spirit, thank you, Lord. The bread represents your health. It represents the prosperity of your life. It represents the provisions of your life. And say thank you to God. And then after that, if you receive your wine, wine represents your covenant with God. I say thank you, Lord, that I have your covenant. And this covenant will last and binds our relationship. Thank you, Lord, that you receive it. Amen. You have to acknowledge it, right? Natin yung tinapay. Thank you, Lord. In the name of Jesus, I thank you for this bread, that you continue to bless this. It's part of our strength, enrichment to our body, healing, and provision. Thank you, Lord. Meron kami pagpapala galing sa iyo. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Ask mo natin yung ating Allah. Salamat, Lord, with this covenant, the blood of everlasting covenant. Thank you. May your relationship and our relationship continue to grow, Lord, as you help us, guide us, and strengthen us in every aspect of our life. Salamat po, Panginoon, sa iyong pag-iingat, sa iyong protection, sa iyong pagpapagaling. At higit sa lahat, sa inspirasyon at pagmamahal mo sa bawat isa sa amin. Sa pangalan ni Jesus. Amen.
mahal ko mga kapatid. Kung wala pa po tayong envelope, meron po sa likuran. Meron na po, itaas po natin ating mga envelope. Father God, salamat Panginoon sa umagang ito. Thank you, Father, for reminding us once again na yung greatest gift mo po, that is salvation, ay natangu po ng bawat isa ngayong araw na to. Father God, salamat po sa pagmamahal mo. Salamat, Lord, for your faithfulness. And Lord, because of that, we are joyfully obeying, Panginoon, yung iyong directive that we will give our tithes and offering para, Panginoon, sa ikauunlad ng iyong gawain. Father God, thank you for the provision. Thank you for the love. Thank you for the salvation. And thank you, Lord, for allowing our names to be written in the book of life. Father God, with our love and gratitude, we bring to you our tithes. In Jesus' name, amen. www.ustream.tv/channel/UCF-online. Tapos lahat po ng service natin ay pinapakita rin 24 hours a day, 7 days a week. So kung gusto niyo pong i-replay o balikan nyo ating mga nakaraang mga services, punta lang din po kayo dyan, ustream.tv/channel/UCF-online. Click nyo lang po, nasa baba yun yung mga previews ang natin, services. Tapos, yung mga video testimony sa atin, mga inspiring videos, mapapanood nyo naman siya sa worldtv.com/UCF. And FYI, 4 weeks na po tayong straight na number 1 sa World TV. Praise God. The most watched Philippine channel sa worldtv.com. Tapos, para po sa ating mga announcements, sermon outline, gusto nyo mabago ng mga sermon outlines natin, tsaka mga pictures natin ng mga nakaraang events, nasa ano po siya, unitedchristian.multiply.com. Tapos, meron pala tayong birthday celebrant. Ngayon ba? Mismo ngayong araw? Yon, bukas! Happy birthday kay Miss Pinky Pineda! Yon, nasa likod po siya. Yan. Mami ni Empoy. Ayan. Tapos, palala ko lang po, October 30, meron pong special na mangyayari ulit dito sa UCF. Halloween party! De, joke lang. Ano rin, may ghost din, pero Holy Ghost naman. Holy Ghost night, kung sino po yung gustong mas makaranas ng malalim sa Panginoon, magkaroon ng
a special blessing, maranasin yung presensya ng Panginoon. We invite you all sa October 30 po yun, 7 o'clock ng gabi onwards. Dito din po sa ating church, yung ating Holy Ghost Night para ngayong buwan ng October. And then sa November 14, ang adults po ay nag-organize ng outing ulit sa, saan po yun? Somewhere in Laguna. Los Baños. Yun. Tapos meron po tayong fee na 150. Kasama na daw po doon yung food, yung entrance, at saka yung transportation. So kung gusto nyo pong sumama, November 14, outing po natin, swimming na naman tayo. Ano po daw? O, kanya-kanyang dala. Ayun. Pot bless para mas masaya. Mas masaya. Mas marami, mas masaya. So 150 kasama doon ay transportation and entrance fee doon sa resort. So, palista na po kayo kay Brother Rick o kay Ate Shea. Yan. Tapos, mamaya po, actually ngayong araw, ang 19th anniversary po ng ating church sa Binyan. So, by 3 o'clock, mag-start po yung kanilang... Ah, 2 o'clock ba? Anong gulo? Okay. 2 o'clock, start yung kanilang program doon. So, pupunta po, kung sino po yung mga gusto sumama, palista po tayo kay Ate Shea o kaya kay... Lapitan niyo po si Brother Boy. Alis po tayo ng 1 o'clock. Yun. So, pupunta po tayo sa UCF Binyan's 19th anniversary. Tapos, yung ating regular na announcement po, midweek service po natin tuwing Thursday, alas 7 ng gabi, at yung ating regular Sunday service. Meron po tayo sa linggo, huwag niyo kalimutan, kahit November 1, 9 a.m. pa rin po tayo sa Sunday. Meron po bang prayer announcement? Ah, nga pala, sa November 8, yung po ating livelihood seminar with Pastor Dong ay tutuloy na po. So, November 8, that's Sunday, after po siguro na ating lunch, yung ating seminar po with Pastor Dong regarding livelihood, mga handicrafts. So, kung sino po yung interested, magpalista na po kay Ate Shea ngayon, meron po kayong babayaran ng 100 pesos. Yung 100 pesos, kasama na po dun yung entrance. Siyempre, seminar, may entrance fee. Kasama, yun na rin kasi yung pambabayad natin dun sa ating speaker. Tapos, meron din siyang kasamang snacks. Yun. Ano kaya yung snacks mo yun? Basta may snacks. Ano po? O, baka lechon. Lechon, lechon hangin. Lechon sandwich. Yun. O, basta meron siyang kasamang snack para naman tayo masyadong magutom kapag nag-seminar tayo. So, yun. Further announcement, kung wala na po, so meron po pa rin tayong lunch fellowship, may masarap na sopas, may ihanda yung mga yangpro. Ayan, and yun po, God bless po sa inyong lahat, and see you all this Thursday sa ating midweek service. God bless po sa inyong lahat.